ang DXBC 693 sa Butuan City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras mga kasama, Tatak alas 8:34. Tatak RMN. Straight to the point. Welcome sa itong panaguban sa Kini ang Balaod with Attorney Mark Tolentino and with our special guest karong buntaga, graduate of Bachelor of Science in Legal Management, Miss Lala Vinson. Straight to the point. Paano ka ba ko sa papa ning may buntag sa mga nilog at na suking ipaminaw sa RMN DXBC Butuan. Good morning, Attorney Mark, og sa atong special guest karong buntaga, si Miss Lala Vinson. Good morning. Maayong buntag. Oy, kabaw magbisaya ato ni. Akong partner siya kasama ni sa katong program na to sa SMNI. So, after the program, ako lang invite na mag-guest ato sa Kini ang Balaod. Oh, kay si Miss Lala Vinson, aside from being a good singer and composer, graduate dahil siya sa BS in Legal Management. Attorney, no? Oh, graduate siya sa Legal Management. So, nasa siya background gamay sa Balaod. So, makatubag gihapon ginagmay na same sa atong advokasya sa kanikini ang Balaod na i-share na to atong legal knowledge. So, di magod ka gitawag na natay monopoly sa Balaod. So, na itawag na mo share siya ta sa uban na may opportunity na mo explain sa Balaod sa ato anyway. Ang Legal Management is more similar siya sa Bachelor of Law sa Attorney Mark. Ang Legal Management is one of the pre-law. Bachelor of Law na siya. Kasi, okay. Requirement na siya before ka ma-apply o ganang law school. Mura ra po siya mga Bachelor of Science in Political Science. Something yung nana, no? Nga klase sa four-year degree. Mabos Political Science before ko nag-law. So siya sa Legal Management before siya masunod sa law school. Nakita na ko sa YouTube, si Ma'am o si Miss Lala Vinson is a singer. Na siya cover dito nga kuan katong sikat sa Butuan nga Uhaw. Uhaw. Ah, oh, siya. Ako noon, yung kanta ni ng Dilaw. Oh, Dilaw. Yes, pero nag-start po talaga ako dati sa competition. Sa The Voice, sa ABS-CBN, siya yung katong sa The Voice. Yes, nag-compete po ako doon, tapos naging grand finalist. And after po noon, nag-aral na po ako. Oh, ang galing ng version mo doon sa Uhaw, ma'am. Ibang klasing cover ng Uhaw. Salamat po, thank you. Kung tayo event kasama yun sa Butuan, atos natin invita yun. Oo, pag may mga activity. Oo. So, welcome ho, ma'am, ha? Welcome ho sa Straight to the Point, Kini ang Balaod, with Attorney Mark Tolentino. It's a weekly activity na nagki-cater sa mga legal problem ng ating mga kababayan. This is a public service program para matulungan ang ating mga mahirap na kababayan. But before sa ating mga bisita, Attorney, yun mo nang kaso, no? Kaso ni Vice Ganda, ikaw yung lawyer. Bakit to? Ano po yung paglabag sa Cybercrime Act ni Vice Ganda? Wala naman siyang minamalayan, ah. Wala naman siyang sinisiraan. Freedom of press kasama Ramil. Kaming freedom of press, freedom of expression, hindi man na absolute. Okay. Na certain limitation. By the way, dili ko complainant ni Vice Ganda. Kung bili, abogado ka sa complainant ni Vice Ganda. Okay. Wala siya. Ang i-file na kaso is Section 201 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime. Sabi ka sa mga email, kung nagigiluwat ng mga binastos na may access ang mga kabataan, bisag kinsa pwede mo tanaw, at same time, naka-livestream siya sa YouTube, sa Facebook, na siya gitawag cybercrime. Kaling freedom of press, di magulo siya absolute, na siya certain limitation. And one of the limitation of freedom of press, freedom of expression, number one is yung gitawag libel. Kung natin gitawag cyber-libel. Nasa talang exception ng freedom of press, kaling gitawag Section 201 of the Revised Penal Code, mawin siya ang kanang magpagawas o kanang mga
show, may show sa theater, sa TV, sa film na indecent, obscene, immoral acts na ipagawa sa TV, sa radio, sa internet na pwede gyapon na i-demanda og Article 201 of the Revised Penal Code in relation sa cybercrime. And don't forget, mas taas ni siya penalty kaysa libel. Ang penalty is up to 8 years siya na imprisonment. But in this case, ang penalty ani maabot og 20 years na imprisonment. Oh, so bas bugat no ang iyang punishment if ma-convict. Kaya alam ko na dahil abogado sa Pilipinas, ang nikuha sa kapisanan ng mga social media, ang inyo bagyong kababayan na taga-Agusan, taga-Butuan, so ang mabalibad ka. So, but this is a pro bono case, so wala ko nababayad ganyan na kaso. So, of course, daghang ginikontra na may mga baso sa mga, dahil ko nagbayad na ako. But actually, this case of the kapisanan ng social media is a pro bono case. Mm. Ang purpose mo ng kapisanan kasama, Hamil, they will act as watchdog sa mga indecent show sa internet, sa TV, kaya balaya sa MTRCB. Yung gabayan na ng opisina ng MTRCB, so kailangan din nag-assistant sa mga NGO. One of the NGO is the kapisanan ng mga social media. Ah, okay. So ang maong case karon naduso na sa prosecutor's office, tagaag siyan si La Vice Ganda nga maka-file sa ilang counter-affidavit. Attorney, no? That's the usual process. Counter-affidavit, pero option sa nila, kung ba sila mutubag, ilan ang option? Pwede sa mutubag, pwede sa sila di mutubag. But karon, i-file man natin ang complaint natin Monday. So hopefully by next week or 2 weeks from now, the office of the prosecutor magpadala og sampina ni Vice Ganda o ni Katuyan Uwan ni si Ian Perez. Di ba? Ian Perez to? Ian Perez, ang iyong boyfriend. Ayon Perez. Ah, ayon. Pagkawala na, para siyang chance na mutubag. So, dumindi nila kung ilang tubagon. Okay. Usay, thoughts po ni Miss Lala Vinson regarding sa maong action sa atong mga celebrity online and on TV as a promising lawyer siguro in the future as an influencer kaya active sa social media, composer, yes, singer. So how do you, what's your thought on that, Miss Lala Vinson, ma'am? I think po, pag binigyan tayo ng malaking responsibilidad bilang isang entertainer, we are giving ourselves the right for freedom of speech naman, di ba? But there are certain limits. And we also have responsibilities na kailangan din natin mag-ingat sa mga kilos natin as role model, especially pag may bata sa tabi. Opo. So, para sa akin po, I think this is a lesson for all social media influencers, for TV entertainers, na we should all watch out sa mga ginagawa natin dahil minsan nagiging careless tayo sa mga galaw natin. And I think this shall set as important history na mangyayari at pagbabago na lahat ng ginagawa natin may consequences, and there are limits sa mga gusto nating gawin kahit gaano pa tayo ka-powerful or kahit gaano tayo kasikat. So, kahit sa... Maraming ma-cover yung topic na to. So, kahit sikat na artista ka, huwag kang lilihis sa ano po yung allowed at yung ethical standard doon sa performance nyo. Lalo na may maraming nanonood. Thank you. Kanina itong pag-file sa kaso, lawyer ta, but nai-support na, tapos salamat lang ko, but may mga opinions na naghatag ng support. Like, for example, si Secretary Juan Ponce Enrile na support sa advocacy ng kapisanan ng social media. Si Secretary Sal Panelo ni support sa kapisanan ng social media. And kita, lawyer talaga. So katong sila doon, naghatay na iba't mga opinions about the event of Vice Ganda. But actually, ako na tag-opinion, but I'll act as a lawyer at ito na kaso. Okay. Salamat no so much for that, Attorney Mark Tolentino and Ms. Lala Vinson. Naatay bisita karong buntaga from Kitsaraw, ma'am, no? Paki-on lang sa microphone, no? Paduol gamay lang. Paki-on sa red. Okay. From Esperanza. Esperanza. Part of Bagusan del Sur man ang Esperanza. Unsa man ni atong problema, ma'am? Bahay na siya sa among yuta, sir. Yuta. Gisorbe na siya. Paduol gamay. Paduol para madunggan ni Attorney Mark. Nahuman na siya gisorbe. Unya natransita na siya. Nya naghapon last hosay na sa Lupon. Okay. Wa mi ni kasinabot kay
nay option sa mga kuan nga magdugan mi survey para maklaro gid kung asa ang utlanan gid taman. Mm. Bali boundary basa boundary conflict, no? Oh, conflict na. Oo. Oh, na mo'y mga titulo, ma'am? Wala mi title tax. Tax lang, declaration. Oh, nya, sa kuan sa buwis. Ang sila na sila title. Na sila title. Oh, naa sila title. Nag-overlap meaning nakuhaan ang inyo ha? Wala, ang ila mo'y nakuhaan. Dili sila sugot na. Pila ka hektarya nag apila ka pila pilay sugod nga nakuha ninyo? Ang pila? 4 meters. 4 meters lang? Oo, oh, ang kuwan, gikan sa bato. Na, kung man, nagsabi sila, sabi mo na yun, pareha mo may naisabi yun. So, milapas ka of 4 meters? Gikan sila. Sa muhon? Sila. Ah, sila? Sila, sir. Ah, sir. Ah, okay. So, ang pangutana na to, ani, ma'am? Oo. Ang pangutana na to, ani? Di sila mo sagot, sir, nga ang katong mga tanong na po sila ay nagsulot. Oo, oh, ilang ipasaka. Ang tanong sige, na mo na lubis, sir. Sige, nagpapagpapit ito pa. 2022 pa, sir. Nag-file me of case nga qualified theft. Oo. Oh. Sige, may follow-up niya. Na-dismiss. Nag-quan me. Nag-file me of motion to reconsideration bali. Inya, gaguan ko na mo tanong requirements sa attorney. Kaya na-dual man me sa kanang sa pawal. Lagi na patabang me. Inya, naunsa man nga itabuas, sir, nga grabe yung paningkamot na ko makuha tong tanan requirements papel niya, sir, niya. Wala niya gisubmit, sir, kay follow up naman, sir. January 11, 2023 pa ko nag motion to reconsideration nila pasa, sir, kay 2022 last man nagkuan na dismiss bali. Nag-complain na po may pagka so, sila na ay titulo? Una, sir. Kamo tax declaration lang. Same lot? Sa parehang yuta? Dili, sir. Naglapas lang. Oh, nilapas siya. Okay, at attorney? Ang ganang kaso mo ganyan kasama ng email, with respect sa qualified theft, lahi na sa yung taong qualified theft. Tanong man, sir, gisa ka man ang rubi. May gawat na usaka, theft man, ganyan yung word, theft, may nagkawat o usaka personal property. Like, phone, kwarta, mga alahas, mo na yung mga theft. But mahimog qualified theft kung naipagsaling, gihatag sa iya sa biktima, magigamit niya ng pagsaling para kakawat siya. Muna yung qualified theft. So, irrelevant ang qualified theft sa yuta. Wala naman yuta. Wala naman ang qualified theft. So, hindi natin isagol na na-issue. Ang katong sa yuta, kasama naman, ingon pa sa itong Supreme Court, in case of conflict between the yuta, titulo sa yuta, ug tax declaration, the title will prevail. Kaya nga naman, that is under the principle of torrent system, torrents. Ang gutmas ka ng torrent system, pag may conflict, ang torrent system or the title ang mag-prevail over the tax declaration. Ang tax declaration, i-issue as gobyerno for tax purposes. So gutmas about ang naagay priority ang kasama ng mail or ang mag-prevail, ang katag yung titulo. Ah, okay. So, mas bugat gid ang titulo, no? Mas bugat ang titulo kasama ng bill kaysa tax declaration. Dito mahog, ma'am, ingon si attorney, dito mahog nga qualified theft kay ang qualified theft kanang gisaligan imong nga tawo nga gikawat. Mahog na si mo na qualified theft kay sa inyo nga case kay galalis mo si yuta, dito mahulog ang qualified theft. Sa yuta man ang dili to yang yuta, sir, nitabok ra bali sa amo, sir, bigyan ko niya niya. Ang mga tanong, gipasakan ni sir, ang tanong naman na lubi. So dito mahog nga qualified theft. Ang qualified theft, inyong sinaligan, inyong gisugo, bantayin eh, giunay niya kawat, that's qualified theft. Pero, wa man ninyo siya sugua, siya man ginangawat, simple theft rato siya siguro, but i-prove ninyo nga inyo hag itong property. Pero sir, problema karon kay tax deck naman ang inyo. Tactic pero kay pareha mo na sabi sir. Ano may bato sir? Lahi man ang area sir. Dili man isa na dili man isa na so, lots. So ipa-resolve na lang siguro ninyo sa DNR. Katulo naman sir. Katulo na service sir transit. Mahal mong good naman sir. Unsa next nga option ani attorney? Di magkasabot. Ang option na wato sa madto sa barangay. Manas barangay sa barangay settlement. Boto sa settlement negotiation na lang siya. But normally ko bang abot na sa korte. Mapilbigin niya ng tax declaration kung mas mudaog ang title kaysa tax declaration kung may conflict. Mas mula ba gito daw ang titulo, sir? Dire. Parang kuan pa plaster. On ang pula sir. Sige. Sir, kana nga kung kay sir lang ba? Siya nagpasarubi na. Mm. De
ang iyang yuta, wala makatabok sa ako. Nagbatuhan niya. Nagbato na siya, kay muna na'y sakto. Karon mula pa sa ako, kay wako na siya, wako'y title. Naingon siya, kung simpiyado ka, magpasarubi ka gimo. Kay bias kuno kayo, nga siya nagpasarubi niya, ako wala. Nagpasarubi ko, reserve ko sa akong yuta. Ipatambong na ko siya, di siya mo tambong, kay, di siya mo tambong, kay wako na ko'y title, pero na'y mga barangay captain, itambong. Mga si kuan kagawad o kagawad katong yung bato nga gibutang good man yun sakto man gito sakto oh sakto man gito gikural mo niya ang akong mga itong kuan lagi kural mo niya nilapas sa pasbayo na sa mamin mag-hire sila o genetic engineer sa pag-survey mag-survey pa mabawan on sa lapas ayuta muna ilang buhaton. So kisa ka-survey ninyo sir si kuan sir kuahaw sorbi firm git siya. Oo, sir git siya. Judetic. Judetic po niya. Judetic engineer man na attorney. So kundi isla mag-solve ba dani, magkaso na lang, no? Magkaso, but expect na mas mupabiyag yun na ang titulo kaysa tax declaration. Ako lang punto, sir. Mupabiyag ang titulo daw, sir. Titulado mo niya. Huwag mo nang ibanin niya, ha? Huwag mo nang hirabot sa iha kaya titulado mo. Gibatuhan naman. Ang iyang rason, kaya ako'y title, mulapas sa kuha, kaya ako'y title. Gyan ko niya among yuta, sir. Ba, may among kuhaan ko. Wala niya yung title. Bawag ito na, natanawan sa pag-survey. So, gusto na nababawaan kay survey na kung based sa title, kung may paglapas o wala. So, tanawan natin na sa survey based sa katong description sa torrent system title. Naman, sir. Naman, gidaan ako mga... Isa man kay authorize mag-survey ni attorney pag klaro yun sa daluna. Private or... Ang survey, natin gitawag titulo. So, nari description na ng titulo. So, nilay mga mohon, nilay mga points, mga bahay sa description, muna ibasiyon sa pag-survey. So, i-check na sa kanang mag-survey kung unsang i-basis ang titulo po. Kung nanay overlapping, mas mabubilig yun ang titulo kaysa tax declaration. Siya nilapas sa inyo? Siya, sir. So, basin, ugmapo to'y resulta sa iyang survey. Dili, sir. Ako na itabok sa ila. Ako may nakasood sa ila, ha? Ako may nakasood sa ila, ha? Pag-survey. Ang ila, sila nag-survey. Ako nakasood sa ilang mga tanong. Da yun? Huwag kong hilabot. Ang akong tanong mo na saka. So, karon pagpa-survey nila, sila na pinitabok sa imo? Wala na. Mauna katugod na to. Okay, so, ahama mo nagkabikila na? Kana akong tanong. Kaya siya pa saka. Nga 32 ka punong ang lubi. Siya may sige pa saka. Isa may katanong mo na? Ako, kinatanong, sir. Na matod na may mga kudak, sir. Na may mga kudak na ko. Ah, nang kay inyo naman ang tanom, din ako mahilabot, basta ay lang hilabti ako, ah. Ya nag karon natingala mi sir nga, naunsa naman noon sir nga, among lupi na may nagigisaka nila, bis kami may nakakawan sa ilang yuta. So, kasuhig trespassing. Pwede trespassing attorney kay kuan, sa tanaw ni attorney. Ang trespassing, ma-apply lang na kung siya tag-iyas yuta. Pero kung bis la tag-iyas sa yuta, way trespassing. So, lahat ng trespassing, lais na ng itawag na encroachment sa property. Munang tanawag din na to ang titulo. Okay, kung na may titulo, okay lang kung titulo sila, titulado sila. Oh. O kung titulado versus the tax declaration, ang titulo din ang mapabail. Munang tanawag din sa survey kung kinsa may nilapas o wala nilapas. But kung example, na titulo, may lapas gamay, may encroachment sa na-title o na-tax declaration, katong na-title mo, ito mapabail. Ang tubog, sir. Kung sila nakalapas ako, sir, ihatag na ko, sir, kaya mag-uit title, pero kaya ako may nakasood sa ila, ha? Oh, wala man ko mong hilabot ka na nakasood. Ang akong tanong, layo na kayo. Niya, anong, ipasaka mo niya. Na, tanawang sila siya ng survey. Basis siya ng survey, sir, nasakop to imo, ha, sa iya, ha? Wala, sir. Wala. Wala. Wala, good sir. Klaro kayo, sa barangay field din sa barangay. Asa man, example, dalo na ni. Asa man yung mohon na ni. Nara ang mohon. Nanay, kudak sir. Mga tanong. Yun eh. Diri siya nagkural sir. So, diri iya ha? Diri iya ha? Diri iya ha? So, milapas, mitamak siya sa imo. Oo. Bisa sa barangay din siya maminaw. Bisa sa barangay din siya maminaw. Ditabok siya rin. Basig, sa iyang sorbi sir, diri iyang mohon siguro. Wala, na yung mohon. Di kurala imo ha, para di siya kasunod. Na, dili mi sir, kasuhan mi niya magkural mi. Di sukol mo kaso kay inyo magana. Sukol mo kaso. Kasuhan mi niya sir. Ang problema lang yun mo sir, kay wag mo kakuha ng abogado sir. Sa basta yuta gani, kinahanglan yun magkuhan mo ana, magngita gyud mo lawyer nga makatabang sa inyo, yuta maguna. Mahal lang yun nga. Ari mo kay, ngayon ka nila nga si
Attorney Mark Valentino daw ang makatabang sa mga mabos niya lapasan. Lapos sa mga sir, kaya iyang pangadlog sa mga sir, iyang anak ko ng Kernel. Sa apelido na? Kanasero, sir. Kanasero, sir? Ha? Kanasero. Kanasero? Sa Esperanza? Oo. Hamar ka Kernel yung onde? Si Noli Kanasero, sir. Mo ni pangadlog na sa mga... Pangadlog? Oo. Kaya ako, sir, nabalaga ko kay, nadismay ako kay, nangyangot ko sa pao, sir, kay, gumikan ang nalagay niya. Parang hindi kayo, di sa sabarang kapitin, yung nalagay nga manang, huwag mong hindi kakasuhod ito sa kang prosito, dumanaga na manang, anong, imo ba manang, naginoto manang, pabrir na ang taon. Ah, bahay din na? Oo, bahay mo, patay na ngayon ba na? Sige. Hindi kasi magpagpalupig, yun siya ang korte na mag-abot. Oo. Sige lang, sir, pag kasuhan mo, na nagay kaso, tubaga lang. Dili, kay kami may mukaso, sir, kay kami kay kami may mukaso, sir, siya may bay mo sa tanong, sir. Kung kami mukaso, di man kinang, di ba kung sila mukaso, attorney, no, di na nilang lawyer, no? Ah, si Greg Kiss na kasama sa mga mail, pag mga sa barangay, ilas nang isettle sa barangay, basta masettle pa na nila. Na mo, di na mo masettle sa barangay? Di na mo masettle, sir, kaya di mo kasi mo kulubay bisang ah, di kasuhin na siya. Ang amon to yung, patambungan mo nga kapitin, mga juditek na nagsurvey diha. Kaya aron mas tinaw gidangot nanan, di man siya masugot. Ang among juridic sir is anhag gid daw siya. Di man siya masugot. Gusto daw na undungan sila duha juridic niya ato kaso na lang sir, final lang mong kaso, pangita na lang mong mas barato-barato ng lawyer. Ang pinaka sa mga bigo issue ang certificate to file action. Certificate to file action sa barangay. Sir, kuhaan mo sir, tagaan mo siya sa barangay sir. Sige. So bago na i-file niyo ang kaso sa court, para ang court nang bala sa inyo. Ina na sir, kung mag-file mo yung kaso, unsa man po na kaso ang pwede na mong ma-file. Unsa lang ang kaso, attorney? Whiting of title, ang tawag na. Whiting of title with damages. Moto, quality, no? Quieting. Quieting of title and damages. Ang imong i-file daw, sir. Quieting of title and damages. Moduol sila ani, attorney, sa usa ka lawyer para may mag-draft sa complaint. Pwede pa, ang isang tao, pwede magpawagi ako na. Dawaton gyapon sa pao, no? Pwede gyapon. Ah, pwede na mo, sir. Pao. Dismayan ako sa pao, sir, kay naghatag sa ako ng pangayos sa mga requirements niya among gi kuhan. Among gi antusan to, sir. Katong January, basa mi siya. Sige, may pull-up. Sige, pull-up. Pagbalik na mo, katong naging simana, giingnan mo niya nga. Gibasura na ko na to sa judge ang among kuhan. Kaya wala ko na visa. Wala may kadawat o dismissal. Pagkato na mo dito sa kasi alam mo kung may pasa, pagkato na mo dito sa office kaya pasana kuan, wala mong ipasa ng among pasok atong January. Wala may record. Naanta, ningin mo ito nang ita. Nakapasa pa si Dre, nakapangalan ng tao. Wala may hindi na-record ng mo Dre. O, na-dismaya. Follow up to ninyo? Na-dismaya mi, sir. Ganun mo ang nag-file. Ako ko na, abogado mo siya. Ganun mo ang nag-file itong among... Pero pangita mo glaing lawyer na kanang gi makatabang sa inyo sir yuta man guna. Pangita gi maglaing lawyer nga bisan og makabarato-barato mo gamay ha. Dili pwede si to amas sa Manila. Tuwa siya sa Manila sir. Sige lang pasig na ay mga duol mo ni pisan. Ni mga lawyer mas butuan sa mga may lucky daw ready ha. Makatabang gi punta to giving legal advice. Legal advice. Sige ha. Sige. Kay murag liso-liso na niya, murag kaso gina kay may surrender ay man. Mangutan nako pangutan na sir isa sir. Dai kaso na mo sa kuan sir. Kinang nang mangkuan na sila sir, giharas mo na akong papa sir. Ano na? Giholga sir na. Kung sa ka kaisog mo istorya karon dire sir, ipakita sa na dito. Giholga sir ba? Unsa may pwede ikaso na sir na? Gikuan ang papa. Harassment. Gihadlok mo na papa. Grave threat. Wala na. Lahat sila ng kaso ng rape threat. Focus ako sa yuta kung nakita ko quality of title with damages. So, lahat sila ng criminal case na rape threat kung may paghulga, lahat sila ng harassment. So, muna siya. Okay. Sige ha. Ang advice ni attorney ani, mangita kayo mag-lawyer para ikuha ninyong kaso. Okay. Meron din namin sa pao, sir. Marami mag-asa dito. Sige. Okay. Sige, sir ha. Para mag-accommodate na mo ang sunod ng mga magpatambag kay ang ato karon is more on advice lang ni, no? Kani inyo murag lahi na ang inyong problema na pod, no? Kay murag mo file na mo kaso, separate ko ano po na nga problema. Kini lang ang matang ni attorney karon so far is advice lang, no? Legal advice. Pero magpasaka mo kaso, ang advice ni attorney, duol gyud lawyer para mo tabang sa inyong complaint. Sige, salamat.
Atone, doon ay pangutana. Pasensya na para ma-accommodate po na ito ang mga nangutana online. Doon ay pangutana din ni Atone. Ang kuan ba daw, kining about sa lesbian ni, no? Nga, tomboy. Kung kadali lang, caller lang sa atong i-accommodate karong buntaga. Good morning! Hello, good morning! Hello, good morning! Pwede ma sa pangutana ni Atty. Pauline Quino? Go ahead, go ahead! Dayon! Nadungog na ko na? Go ahead, sir, go ahead! Okay. Nako'y nagpahal magpupetition sa korte, sir. Ah. Tungod sa sayop sa akong birth. Hmm. Tuig magutang sayop to, kailangan sa korte din. Sa paw ko nagduol. And then, ako nang gi nahuman naman may free trial, sir. Dayon, akong pangutana, sila baka bulan o unsa kadugay makuha na itong certificate of finality kay ako magunin ganiton sa NT application ba dayon kining nabay mas mapadali kanang proseso para makuha na ako diretso ang kuan finality kay ako ang among trial. Sige, paminawa sir, paminawa tubag di attorney. Kanang certificate of finality i-issue ba sa korte pag na na i-decision ng korte daily during pre-trial. Pag na-decision ng korte, human, wala ni mo, kung may kalaban, wala niya gi-appila. Wala siya nag-file motion for reconsideration within 15 days. Wala siya ni-file ang appeal dito sa higher court. Ang court mo issue ang certificate of finality. But because pending tang kaso, ang court mo issue ang certificate of finality. Pwede mo issue ang certificate of the pendency of the case. But dili pwede mo issue ng cert o ganang certificate of finality kaya hindi pa man final ang kaso. Sir? Okay. Hopefully no, nakuha ni sir ang maong tubag ni Attorney Mark. Good morning, Radyo Man Ramil. Pwede mapasakahan bag kaso kung ang isa ka tomboy, pwede ba pasakahan ang kaso sa iyang kalibin nga girl? Bawsi, Attorney? Okay. Ang bawsi, ningon dito, unsa may offense, o unsa may accuse of bawsi. Okay, ito ba yun ha? Ningon dito, wala disputing man. Any person, okay. Any person who has romantic or sexual relationship with a woman. Good po sa bot, ang biktima sa bawsi dapat babae or bata. Okay. Bawsi. Because violation against women's right and children's right. Biktima dapat babae o bata. Anak sa mag-asawa or mag-partner. But ang accused, pwede babae, pwede lalaki, pwede tomboy, pwede bakla. Yan naman. Because malaw, any person who has romantic or sexual relationship with a woman. Pero po sa mo, tomboy can be an accused of bawsi. Okay. So, pwede no, attorney? Basta itong niya, na kanyang mga file kaso, they have romantic or sexual relationship. Okay. Kung amiga lang sila, magkaila lang, di pwede mo parang bawsi. Kailangan, nasa proof that they have romantic or sexual relationship. Kung wala ko romantic or sexual relationship, madismiss ang kaso. Nasa nangutana din ni attorney, since nag-isigot ang vowsi right sa mga kababayanan, unsa daw stand ni ma'am ni Miss Lala Vinson sa same-sex nga issue sa Pilipinas or even sa ubang nasod, same-sex marriage. Unsa yung stand, attorney? For me, hindi pa siguro po handa ang country natin, religion natin na i-accept ang same-sex marriage. I think mas acceptable yung civil. And of course, hindi naman natin pwedeng i-restrict ang LGBT community dahil pare-pareho lang naman tayong tao. Opo. And I'm all for it, but of course, I also respect our religion as Christians. Yun, kayo po ba? Yung same sex, sabi ko nga, iba ang pag-ibig.
iba yung tinatawag na marital relationship. Yes. Iba yun, ha? Mm-hmm. So, imagine, hindi naman bawal umibig. Walang problema yan basta wala kang nasaktan na iba. Mm-hmm. Diba? Diba kayo sa women? Tama, tama. Eh? Tama. Oh, di bawal umibig basta wala kayo matapakan. Mm-hmm. Ang issue, lahi ang issue of love, iba yung issue sa pag-ibig, iba yung issue about marital relationship. Mm-hmm. So, ang marital relationship, what do you mean by marriage mo kasama namin? If you check the law, unsa man yung kasal? Mm. Imos balaod, ang kasal is a lifetime commitment between man and a woman. Batas yun. For establishment of conjugal and family life. Mm. So, both pasarot, ang purpose ng kasal, mga anak mo, maninyo mo, na may pamilya. Mm. But, so, mo nang issue about sa atong culture, issue about sa atong religion, issue na about ato sa klawohon, lahi ang gugma, ang pagmamahal, lahi ang marital relationship. Mm-hmm. So, dapat ba nato na isang musagol, kailangan na issue. Okay. Bago pasabot na, na ayaw natin ng same-sex marriage, mm-hmm, hindi natin na-respeto ang kanyang mga tumbol o mga bayot na that's like karapatan na mahigugma. Oh. So, respeto niyo po nato na kanyang mga bayot o mga tumbol, pwede gihapon sila mahigugma. O ilan ng katumbol is part sa ilang human rights. But, pag... Okay, mga sabi, di ba? Hmm. Pero... Pero pag, ano na sila, parang may union na silang dalawa to the matrimony of marriage, hindi na yun pwede sa batas ng Pilipinas, di ba, Atty. Sa ngayon? May proposal, kanyang itawag civil union. Mm. Of course, na may mga dato na magunda mga bayot o mga tumboy ka sa marmel. For example, bayot o balay. Bayot o balay. So, of course, din, wala yung itawag conjugal partnership sa property kay di mas namin yun. But na yung provision na ipropose na mag-tumboy bayot mag-ipon, na yung itawag in some sense, kanyang itawag conjugal property. Okay. Caller, good morning, sir. Hi, good morning, sir. Oh, good morning. Lahat ni Ato Sir Ganibang, ang pangunta na ni Mamaliho po, unsa may kuwan sa usapang leader sa leader sa pariyasan sa butuan. Ah. Oh. Ang leader. Pagamitan sa mayor. Hmm. Murag, buwan man rule mo lang di palakad rin. Sato, sir? Kani bang pagpuan siya ang mayor, wag one man rule man ang pamahagin niya din eh. So, sa may pangutana ni mo legal, ana? Sa may pangutana ng legal ni mo, ana? Siya may, sabi siya, kani bang, pag siya ay mo plano, siya ay magsimog plano, siya ay mo binintar, siya ay mo approve sa tanang proyekto na iyan hindi mo. Ah, attorney, mura kanyang but pasabot conflict of interest, attorney, sa caller. Sabi ko sa last week ngayon ko na kanang issue about conflict of interest, kanang issue about the way the mayor or the politician magmanage sa usa ka syudad, dili lang nato na ibaso sa mga politiko. Uh-huh. Dapat ang mga katawhan, mga Butuanon, nasa'y obligasyon sa Butuan. Mm-hmm. Doon pa sa doon, ingon pa si nabay prinsipyo na sa atong demokrasya, ingon pa si John F. Kennedy, American President, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. But ikaw, Butuan nun, ayaw sige, yaw-yaw, kung maayo ba na imong mayor o di ba na maayo imong mayor. Tanawa ang imong kaugalingon. Mm. Ano sa mayroon mong natabang sa Butuan? Mm. Tanawa imong kaugalingon. Panahon sa eleksyon, mahala ba ka o saktong politiko na makaayos sa Butuan? Mm. O tayo lang ka tungod kay nakadawat ka o papel? Uh-huh. O sa itong papel ba ito? Gift certificate. O kwarta. Wala itong lawon. Kaya ang pag-asinso sa usa ka lugar, ang kabaguhan sa usa ka lugar, bahala lang na sa kamot sa usa ka politiko. Mm. Dahil obligasyon ang ordinaryong mga Butuanon para pagbag-o sa usa ka lugar. Mm.
Okay. Salamat sir, katong caller kagani ha. At Rene, mga utahan ako, kanos aman mawalang visa, ma-expire ang special power of attorney, SPA, attorney? Ang special power of attorney, ma-expire na, number one, kung mamatay ang principal. Okay. Number one, kung mamatay ang principal, mawala ang SPA. So there is no such thing as SPA na permanent. Pag mamatay ang principal, ang SPA patay na saan. Okay. Ikadawa, anytime pwede i-revoke sa principal. Revoke sa principal, mawala na saan ang SPA. Okay, salamat sa maong tubag. Attorney, ako pangutan na, nag-file kong petition sa court tungod sa kay sayo pang akong birth certificate or birth. Humana mi og trial akong pangutana unsa kadugay makuha na ko ang certificate of finality na aba pamaagi nga makuha na kong dali tungod kay gamiton ako sa PNP application. Ang malina sa matyong sulti, makuha ang certificate of finality pag nanay decision ng korte. Pag nanay decision ng korte na manulay ni oppose sa inyong petition, pwede na ka mo-request sa korte na makuha og certificate of finality. Kaya mo manin mong isubmit dito sa local civil registrar. Pag nalas local civil registrar, isubmit na sa Danila sa PSA, sa Philippine Statistics Office. Okay. Good EM, attorney. Nag-text utangan, ako itong nag-utana, utangan ko sa lending, 6,000, nahimong 7,000, nagatubang mi sa Hall of Justice, pabayron ko 1,000 kada katapusan sa buwan. Mangutana ko ni attorney, pwede ba na mapaltahan na may panahon nga wagod tay kwarta or 500 instead of 1,000? Salamat. Amurang niabot sa small place. Depende sa inyong sabot, but mas maayo kung unsa inyong isabutan dito sa korte, sunda na lang na. Kung ayaw promise kung di nimo matuman, mo na ba yung basic? Huwag kang mag-promise na kaya mo na imong buhaton tapos hindi mo pala mabuhat. Dapat mabuhatan ka o mag-promise ka, mag-commit ka kanang imong kaya buhaton. Ano yung ka-basic na? So, dapat magsabot mo sa huwis, dapat korte, magsabot mo dito ng negotiation. Then, kung unsa yung kasabutan, mo na yung imong tumanon. Okay. Attorney Mark, good morning. Pwede ba ang asawa maoy mo hikay or mo file sa kaso? Kaya ang perma sa iyang bana gisundog sa igsuon dihang nagbaligya og yuta, dili ma-dismiss ang kaso pag-abot sa piskal? Pwede ba daw ang asawa mo ay muhikay sa pag-file og kaso kaya ang perma sa iyang bana gisundog sa igsuon sa dihang magbaligya og yuta? Murag, pwede mo file og kaso kay public crime ng falsification, but of course kung mag-execute kag affidavit dapat na kay personal knowledge. Dili ka pwede mahimog affidavit na hindi na resulti ko dipindo. Mamagaling resulti ni Juan, di na pwede. Kailangan, based na sa inyong personal knowledge kung mag-execute ko ang affidavit. Okay. Attorney Mark, ako pangutana. Ang purok leader o purok president, elected purok officer, kung mo file o candidate sa barangay, unsa iyang status as purok president? Padayon ba siya para pagkapurok president or kinahanglan siya mag-resign pagkapurok president? Di siya mag-resign. Purok president kaya po siya. No need, no? Kay appointed raman, attorney. Ano na mga purok manggod, of course, they are recognized as a barangay officials. But wala manggod ang dimension sa local government code. So, technically, parang quasi-government officials na sila. Okay. Hindi sila matawag na government official sa barangay. Quasi-government official. So, okay, quasi-government, mga private individual lang na sila na technically parang volunteer sa barangay. So, but pasabot, kung dagas lang barangay captain, dagas lang kagawa, hindi kailangan na mo-resign sila. Kaya itong balaod na mag-resign is only applicable sa mga appointed government employees. Regular. Hindi mas na government employees. Regular. Permanent. Quasi government employees naman sila. Hindi mas matawag na proper or regular government employee. So no need to resign. Maray tubag ni Attorney Mark Tolentino. Attorney, no? Dunay movement. Gitawag ni siya United Citizens Force Movement Incorporated.
nag-file sila petition for cancellation of their certificate of candidacy sa upat ka mga punong barangay din sa Butuan. Kaya na makakdown ng mao nga mga kapitan sa ilang deklarasyon sa COC nga wala sila'y kaso, and yet naaday ni sila'y mga pending nga kaso sa ombudsman. Napadala na niya sa COMELEC. Unsa basa ni mo ani attorney, may ground ba? Para i-cancel ta kung depende sa atong watan lang explanation, but normally kung mag-file kag kaso, dali gihap kun ba kay pending na kaso o wala kay pending. Not necessarily kung na kay pending na kaso, di man but pa sabot na criminal na ka or guilty na ka. Wala kay nalang reklamo nimo. Wala, but pa sabot na may kaso. So but pa sabot kung may kaso, dapat isulatan nimo material misrepresentation mo ka sa marimili. So what mo kay kaso, manada kay kaso. So perjury na. Matatawag na perjury, but I cannot say that in details kaya wala yung kaba story. Okay. I need to have more story, but kung assuming na dahil pagtago o magisulat mo dito na wala kay kaso, manada kay kaso, pwede matawag na perjury and material misrepresentation. But I have to clarify first, unsa gi na kasuwat dito sa katong ilang gipermahan na certificate of candidacy. Pag na kay dukit sa ombudsman, although ga-investigar pa ang ombudsman, kaso na ba na attorney? Makonsider na ba ng pending case? Matawag na siya na natay kaso sa ombudsman, but di ba siya kaso sa korte? It is only for investigation purposes. Pero ang pangutana ko diya sa mga form sa COC, do you have pending case? Pending case. So kung may tatlo, so ang kaso. Mayon ka dulo. Kasi sa ombudsman, investigation ba na di ba na kaso? Ah, okay. Balak na na yung docket number. Ombudsman, nag-investigate siya mo ha? Para to file a case sa court. Oo. Mo pala, maybe administrative. Atong lang yung kasing administrative case. Atong lang yung nakasulat niya sa forma. So, depende sa emong tubag. Do you have a pending case? Oo. Mayon ka no, pero naday kay sumbong sa ombudsman, pamutbot na ba na? Atong lang na kaning kaso unsa na kaso na depende sa definition sa kaning gitawag civil service o sa COMELEC unsa yung pasabot ng kaso kay bakit kaso pa sa kuwa ang kaso nagas korte kay kung dapat sa ubos di ba nang sa mataw na kaso kung dili investigation pa lang na siya. Okay. Naipangutan na since si Attorney Mark Tolentino ang abogado sa complainant, unsay iyang tanaw? Posible ba nga may probable cause ang ilang gipasakang kaso against Vice Ganda? Wag yung kamubuan pa mga tao na ito, no? Gusto ba? Naku ang chance na probable cause kay in fact, the NTRCB na na-decision. Ang decision ba ang NTRCB di pa final, pero kasulat din to na ang gimuot ni Vice Ganda is an indecent or immoral act. So na-matawag, magamit na ito na siya ng ebidensya na na-probable cause. Okay. So, but depende na sa tubag ni Vice Ganda kung sa'yo ang itubag. But for me, dako kay ebidensya, tungod kay na decision ang NTRCB na to suspend the showtime. Inyong gigamit to as evidence, attorney? Ang decision? Sa all of our evidence. But of course, dapat lang ebidensya, mag-present me o ka ng expert in theater na masulti na katulang ibot, indecent. Mag-present to big expert in morality. To explain what they mean by morals, what they mean by morality. Mag-present sa mga witness na psychologist na mo-testify that katong gibuhat na pagkaw-kaw icing na may pagbagabinastos, it corrupts the mind sa mga katawhan. Pwede siguro violation child abuse, no? Pwede mahog sa may another case ang child abuse, but separate case na ipapare sa kapisanan. Okay. Si Kibuloy daw na likod atong kaso, attorney? Hindi si Pastor Kibuloy na nagkakataon lang na talent ko ni Pastor Kibuloy sa Pinoy Legal Minds po. Wala din si kinalaman ang inakaso. So kung may opinion magani si Secretary Salpanelo, si Secretary Roque, o si Secretary Juan Ponce Enrile, ila itong mga personal opinion o guway labot ato ang SMNI. Maing buntag, attorney, unsa man maayo na kong buhaton nako sa ako silingan, iya man ko gipasanginlan nga armado. Kaayo ko, isog kaayo. Ako pangutana, unsa man akong buhaton ani, attorney?
Hindi ko doon sa kanyang pagpasangil, gipakawawan ba kanya in public? Di post ba kanya sa social media? O lahat mo na, kaya kung naka-social media, that's cyber crime, cyber libel. Depende ko doon sa kapagpakawaw. Kung wala man, kagitabi ka na sa mga silingan niya, pwede oral defamation. Okay. Mangutana lang ko kay attorney, walay record sa polis. Wala yun tanan. Pero nga naman, napagawasan ko Guaranto Bares. Pwede ba na, attorney? Doon ang tanaw naman, kung nakawarang o Bares, depende kung di pa lang magkagkaso, wa. Kaya basi sa yuto na pag-issue Guaranto Bares, kaya kung sa yuto, pwede ba ka mo-file a motion to quash the warrant of arrest. Mo-file ka sa court na para a motion para ma-quash o ma-dismiss to na o ma-terminate to siya o ma-suspend o ma-cancel to na warrant of arrest. Katong dunay do namang goy guard nga dadakpan attorney no nga nasapon sa checkpoint kay nagdalag armas unya to follow na o murag gi-verify para pagsutak doon na dokumento. Kung gi-verify ba kung doon ay na-commit nga crime, attorney, sa mga checkpoint, angay na bang pusasan ang usa ka, like for example, hindi, guardia? Hindi pwede. Kailangan background ka. Kung wala kayo waran ka sa mga mail, pwede ang usa ka pulis mo na o sa usa ka tao, bisag wala waran. Ang tawag na warrantless arrest. Arresto. Na ay mga requirement. Number one, caught in the act of the commission of the crime. Bago sa mga, bakit ka, kung nakikibuhat na krimen, bisa magwawaran, pero nag-addor ka dito, dibisita ka sa mong uyab, nag-date mo sa mong uyab, kaon-kaon mo ito, kung mong spaghetti, hindi ka mong bakit! Diba? Kailangan, caught in the act of the commission of the crime. Number two, has just committed a crime. Bota sa bot, nagdagag-sundang, nalubaanin mong isa katao, kit ang kas polis, dugo-dugo yung t-shirt, nagda ka sundang, at tubangan mo patay yung lawas, pwede ka napon. Court has just committed a crime. O yung katalo, is about to commit a crime. Example, padayon palang luba, manmay ka mong kawate, na nasikon mo itong mga nabay, inundakpon itong mga nabay, pwede ka napon, has just committed a crime. Ngayon ang tulong ka circumstance, na bisagway warrant, pwede ka napon sa usa ka polis. Pero when to use handcuff, attorney ba di ay? Kano sa gamit ito ng handcuff? Number one, dapat na ay proper arrest muna before handcuffing. Pero hindi ka pwede handcuff o sa kataw na huwag pa nung i-arrest to. Arrest muna before mo i-handcuff ang sa kataw. Kung ikatulo, na kay basihan, na i-handcuff mo siya kay nasa threat sa inyong kinabuhi. Pero, ingagi ka sa checkpoint, nakita ang armas, giverify pa imong papel, gi-handcuff na ka, pwede na? Na. Ha? Dito. Bili pa yun na rich handcuff. Verify sa pwede nga pwede handcuff kay the very first place, wala man siya gibuhat na krimen pa. Except pag na ay pag-verify na wala dokumento itong posel, illegal possession, na pwede na mudakpon. Pero bili na siya yung handcuff diretso, except pag threat, kato siya na tao, violentin na tao, na threat sa pwede handcuff. Okay, so violation to no sa police. Good morning. Hello sir, good morning sir. Yes sir. Sir, kanan si Roger Suyan ni si sa Santiago, sir, kanan. Mamaligog na ko, sir, kanan. Doon ay itigulang niya abot sa mga sir, bag. Kung pwede mo makatabang sa mga sir, kung para masulta ni siya kung taga-DNB niya, sir. Kanin kalitra mag-abot sa mga sir. Asa na pets, ha? Diri sa Santiago, sir. Purok Noibi, Santiago. Asa, Agusan Norte? Oo. Pwede ka makasin. Santiago, Agusan del Norte. Pwede ka makasend ng picture para makita na to kisa ng tao? Oh sir, kanan, di ba ko, tipa naman niya ako agad sir? Huwag ka silingan diya, makasend ng picture sa among page? Video he? Ang ito? Patabang sa imong mga silingan diya, isend lang sa RMNDXBC Butuan 693 nga page. Ah, 693? Oo, nga page. Oh sir, kay... Oh sir, kay ang kini mag-good sir. Kanan ulay na kay baluan ni siya, sir, kay Saraos ang apelyido ani. Cristina Saraos. Saraos. Pila edad ana? Saraos ang apelyido, Cristina. Pila edad? O kinta na kapin sir? Ah, sige. Paliog mi pasa picture ha. Para nga ma kuha na to. Sige, salamat kayo sir. Kay para ma accommodate pa nato ang laing caller. Good morning.
Sir, may good morning, sir. Good morning. Ma'am, paano lang ang takotong ato ni Tarantino, sir, ba nga? Ang pagkatao, kung makapatay ba dahil ang pagkatao niya, wala yung witness, dili ba dahil mapreso? Unsa to, ma'am? Ang pagkatao ba, kung makapatay siya, niya, didakop sa polis, niya, dili ba dahil siya mapreso? Wala yung witness? Unsa nakapatay? Nakapatay ang... Naitaw nakapatay, dili siya mapriso kung walay witness? Kung naitaw nakapatay kasama namin, okay. Pwede takpun sa polis kung walay warrant. Dapat may warrant of arrest issued by competent judge sa korte before ma-aresto sa polis, except pag caught in the act or is about to commit a crime or has just committed a crime. Pwede takpun sa polis bisag walay warrant. But as a general rule, dakpon sa polis, dapat na kay warrant of arrest. Kaya kung wala yung warrant of arrest, di ka pwede madako. Labi na nilapas na sa pila ka oras, no? Oo, wala siya. Okay. Ma'am? Sir, mo, dahil sir, loy din ang tao kung mapatay dahil o niya, bisan siya mo. Niyakit na siya o niya, kay wala ituan, dahil mapreso. Niyang ko na siya siya patay? Sa polis, niyang ko siya, pero pag-abot sa korte, wala. Ah, depende na sa mga witness, ma'am. Kasuhon ba man? Oh. Okay, lagi witness lagi, sir. Oh, mangita gid witness ha. Ina inyong lawyer ang piskal. Trabaho na sa piskal, ma'am. Okay, salamat kay caller. Good morning. Hello, good morning. Sir Ramel. Yes, sir. Pwede ko mga yung advice lang. Mutana lang ko kang attorney ba? Oh, sige. Bahin na yung problema sa akong paan akong asawa o sa iyang mga igsoon lagi. Oh, sa may problema sa mga asawa. Kaya ang iyang yang uga akong ugangan gibali ang iyang papa ba naminyo og utro. Mm. Ya karon kay ningon man ang iyang ugangan akong ugangan iyang papa nga wa na daw kuno sila ilabot sa mga yuta nga kabahin ba sa ilang inahan nga nawala nato nitaliwan na sila ang kalibutan. So ang ilang papa karon nagprinda og yuta nga wala nagpahibaw sa ila unsa may mayong buhaton na attorney. Okay. Ang mga properties mo sa mag-asawa ka sa mga mail, depende na kung karoon sa asla naminyo. Naminyo ba sila before 1988 or after 1988? Kaya kung naminyo sila before 1988, ang balaod na mag-govern is the new civil code. Kung naminyo sa civil code, conjugal partnership of gains. Doon pa sa mga, ang property ni lalaki kay lalaki lang, ang property ng babae, kay babae lang, pero ang income ng kanilang property, mo na gitawag conjugal property. Mm. Before 1988. But after 1988, ang balaod na mag-govern is the Family Code of the Philippines. Mm. Pag Family Code of the Philippines ang mag-apply, ang income ni babae, ni lalaki, apil na si babae. Ang income ni babae, o ang properties ni babae, apil na si lalaki. Mm. Mo na yung pasabot. Paano kung nabuha na si lalaki, magminyog ikaduha, na by share ang katong ikaduhang asawa sa conjugal property nila sa unang asawa? Wala. Ang conjugal property is only with respect sa mag-asawa o katong mga anak. Ang mga anak ba may share sa conjugal property? Yes, na i-share. Tungod kayo, namatay naman ang ilang inahan, ang katong share sa ilang inahan, bawat ay share sa mga anak o apil pa dito ang iyong papa. Subot pa subot, may katungod ang mga anak sa property kaya na namatay naman ang ilang inahan. Okay, sir? Hello. Ah, sir? Okay na? Okay na, okay na. Sige, salamat kayo. Salamat. Thank you. Mas mulantip daw ang imong pangisip attorney sa pagtambag pag naay kauban. Huwag tapan. May itong dibag sa mga ikabanwaw. Dapat regular. Sa itong mga kababayan. Dapat regular na si Miss Lala, no? Every Saturday. Next time ato si Magandahon. Kaya ngon si Arjun. Next time, Magandahon at Magandahon ato siya ogan ng yung original. Wow. Magandahon ato siya live. Kaya ngon si Arjun Alvarado, attorney. Radyo Man Ramil, si Lala Vinson, finalist na sa The Voice. Guwapo kay nagtingog. Sample daw, akapela lang, uhaw. Uhaw. Pwede ba daw? Uhaw. Akapela lang, walang ano.
Oh, tanda siya ako na yan. Oh, parang pang ano na natin, pang extra na kasi wala na tayong oras sa turn-in, no? Pwede ba daw, no? Kasi siya nang 1 minute, uhaw. Ah, sige daw. Miss Lala Vinson, uhaw! Bakit ikaw, sayong sayaw, bakit ikaw, ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko, mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Okay ba? Wow, grabe. Kanindot kayo, attorney, no? Actually, yung uhaw, Miss Lala, most requested yan eh, sa Butuan, sa IFM natin, attorney. Kasi may IFM tayo, no? May IFM tayo. Isa yun sa pinaka most requested na kanta, uhaw. Sama si Lala sa Butuan, pagandahin natin live dyan sa IFM. Sa pag makabisita sa Butuan. Attorney Mark and Miss Lala, thank you. Sa oras ngayong umaga. Ito mga soaking tigpaminaw sa RMN DXBC Butuan. For more legal advice, please follow me sa Facebook page na ito. Sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLaw blog. Yung ito sa call mo sa mobile number na ito sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Kaya inyong ubus na higala, si Kuya Mark Tolentino. Si Lala. And yes, follow niyo rin po ako sa Facebook account ko, Lala Vinzon. Andiyan na yung TikTok, YouTube, and hopefully soon, makapag-start na rin po ako ng sarili kong podcast and sana po supportahan niyo. Thank you. Si Attorney Mark Tolentino, Tolentino at Miss Lala Vinzon sa Kini ang Balaod. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Straight to the point. Salamat kayo karong orasa sa atong panaguban Straight to the Point Kini ang Balaod. Standby sa report ni Radyo Man Paul Consal, kaya doon na isunog. Pero mura maghalos mag-abot ang siko ni Atty. Og ni Ms. Lala. Brett, kung samot si Atty. Yan ang gusto ko. Wala ito nag-monitor doon, no? I-off na niya.